Lumapit po sa atin ang isang lesbian na gusto pong mabawi ang biological daughter na inaangkin po ng dating kinakasama. Makakausap po natin si Miss Janet Sagaba In mula Dubai. Ah, Mista na lang pala ito. Okay. Alias Jan. Sir Jan, magandang umaga po dyan, ano? Dito na tanghali na. Sir, ang gusto niyo po ay mabawi yung inyo pong 5 years old. Dati na ako kayo nagreklamo sa amin, di ho ba? Opo. Natalakan na namin yung kaso niyo noon? Oo, yung baby. Oh, nagkaayos na kayo noon, sir, di ba? Ngayon ang gusto mo makuha na yung iyong anak. Nasaan po yung inyong 5 years old na anak? Na kayong daughter niyo po. Na dati niyong girlfriend. Nagloko na naman eh. Na naman? Eh wala na pagkasa, hindi na magbabago to. Nagloko na rin ako. Kinausap ko siya ng maayos, sir. Sabi ko, ibigay mo na lang sa kuya ko para natin kila mama ko. Okay. Kaso ang gusto niya, barangay. Sige, pumunta po ako ng barangay. Lumapit ako ng barangay sa bawo si Margot ko. Tapos sabi niya, tulpo daw. Sige, sabi ko gano'n. Kung saan mo gusto, sige. Sabi ko sa kanya, wag mo akong hahamunin. Sabi ko gano'n sa kanya. Napapagod na rin ako sa pangluloko niya. Sir Janet, ikaw ang biological mother. Opo. Sa ano-ano ni Beverly itong bata, bakit napunta sa kanya? Kasi po nung nagsasama po kami, di ba po 7 years, nung nang January, nahawa ako sa kanya, kaya pinahiram ko. Kasi sabi niya, pagbalik ko daw, bibigay niya sa akin yung bata, tapos maghihiraman sila ng kamag-anak ko, kaso hindi na nangyari. Tapos di ba po nagbalikan kami? Dama, oh, okay, napag-ayos ko kayo. So ngayon, parang away-bati. Ngayon, away na naman. Oo, sir. Pinagdadahan ako. Halos nagmamakaawa na nga ako kila Ma'am Odette na tulungan ako umuwi. Kasi yung papel ko nga po, ayaw bigay ng agency ko. Tapos sabihin niya pa, may babae ako. Swerte po ako dito kasi may Pilipinong tumutulong sa akin. Okay. Halos tinitiran ko nga po dito eh. Wala po akong trabaho. Ayaw ibigay po ng agency ko yung papel ko po. Nakabayad ng 14,000 dirham. Sige, sir. Pauwi namin kayo, sir. Kami po ang gagawa ng paraan. Thank you, sir. Na para kayo po mapauwi dito. Kakausapin po namin yung OWA. Thank you, sir. Ma'am Beverly, magandang tanghali po. Hello po. Yung bata, hindi nyo kaano-ano. Opo. So wala kayong karapatan dyan sa bata. Dapat siya mapunta sa biological mother at siya po ay si Janet. Opo. O si Sir Alam Jan. Alam ko naman po yun. Ibibigay ko po yun sa kanya. O sinabi ko sa kanya, hindi po po tinatago yung bata. Ibibigay ko po yun sa kanya pag nandito na siya. Kasi ayaw ko po ibigay sa mga magulang niya. Wala kayong karapatan na para magdesisyon kung ano nakabubuti sa bata. In her absence, dapat yan maipasa sa parents nitong si Sir Jan o sa mga lolo't lola. Hindi po sa inyo. Opo, alam ko po yun. May problema po kasi, yung tatay po kasi ni Janet, nagbabayagra po kasi yun. Yun ang rason ko na bakit ayaw ko ibigay sa mga magulang niya. Ano ngayon kung nagbabayagra? Oh. Siyempre po, kasi babae po yung bata. Hindi po natin masabi yung ano. Bakit mo nasabi nagbabayagra yung tatay ni Sir Jan? Hindi po natin mahirap po kasi yung panahon ngayon kaya... Hindi nga, kasi nag-aakusa ka. Dapat patunay mo yung iyong akusasyon. Bakit mo nasabi nagbabayagra yung tatay ni Sir Jan? Anong ebidensya meron ka? Ano po? Yung kapitbahay po nila nagsabi sa akin yung dati pa. So, chismis. Okay. O, chismosa ka. So, maring ma'am, gawa-gawa mo lamang yan para at hindi makunti yung bata doon. At saka po, kasi dalawa po kasi yung pinagawa ni Janet na birth certificate sa bata na yun. Ma'am, regardless, kasi hindi ka naman kaano-ano, hindi ka naman asawa, hindi ka naman biological mother. Wala ka talang karapatan kahit nakatiting, ma'am, kahit na jerk. Alam ko po yun, sir. Alam ko po yun. Kaya pag andito si Janet, ibibigay ko sa kanya yung bata. Sinabi ko yun sa kanya. Sir Jan, ano, gusto mo yung bata makuha na ngayon o pagbalik makuha mo? Makuha na po nila, ma'am, ako kasi lagi siyang humiinom eh, kahit saan dinadala niya yung bata. Oh. Kahit sinong tomboy lang pinapakilala niya sa anak ko. Kabog na sa pagod natin, sir, respeto naman. Yung inuupahan ko, dinala niya pa yung tomboy doon. Inuupahan mo? Ikaw nagbabayad? Oo, bakit di ako nag-down? Talaga? Ikaw nagbayad? Pagod na ako. Sasabihin mo sa akin, may babae ako. Sabihin mo sa akin, mabayad. I-prove mo, may babae ako. Malinis kong sa'yo. Isa mo ang anak eh. Isa mo ang anak ng coroner, hindi mo ka maalagaan. Isa mo ang anak ng coroner, hindi mo maalagaan, alam diba? Mo yan, ayaw ibigay ni mama ko kasi sinampal mo nung si Kalbo, di ba? Ayaw na, ipahawak nakita sa akin kaibigan, yung bata kasi sinampal nakita mo. Nakita ng kaibigan natin nangangalakal yung anak sinampal mo. Sinampal mo, ang anak ko. Oo, nakita ng kaibigan natin nangangalakal yung anak mong coroner. Alam mo, may rason bakit ayaw sa akin ng anak ko ng panganay kasi sinampal mo yun. Alala mo, may istigo. Parang sa panluloko mo sa akin, Janet, dalawang bisikip na nagawa mo sa bata. Sir Jan, maalala ko nga pala to. Ano nangyari doon sa anak mo sa foreigner na nangangalakal, nang naghalungkat ng basura? Wala po, hindi po totoo, sir. Hindi po totoo, mga sir. Kaibigan natin nakakita. Mga kaibigan natin nakakita. Sir, puntaan nyo na lang po doon. Yan ang hirap sa kanya. Ang galing mo gumawa ng kwento. Sa kutod, hindi ka malawa yung bag sa kutod. Di ba sabi mo, 3 months ako hindi nagpadala. Sabi mo sa mga kaibigan natin, patunayan mo. Andiyan yung mga kaibigan natin, nagpapadala ako sa'yo kahit nahihirapan ako. Kahit tumakas na ako lahat-lahat, nahihirapan ako.
Wala kang narinig sa akin, hindi ako humingi ng tulong sa'yo. Ngayon, sasabihin mo sa akin, dahilan mo kaya nagloko ka. Kasi sabi mo, wala akong time. Sadyang ayoko ipakita na hihirapan ako. Nag-chat-chat ako lagi kay Ma'am Budet. Gusto ko nang umuwi, nagmamakaawa ko. Pero ikaw, niloko mo ko eh. Lahat na yung binigay ko sa'yo, di ba? Lahat binigay ko sa'yo eh. Binigay? Bakit? Hindi totoo. Kala mo, hindi ko alam, buti ka hapon. Ang dami mong ano, ikaw ang muna nagloko dyan. May ebidensya ako, wag ako dyan eh. Ikaw ang nagloko. Ha? Harap ko, ano, kaya kong kumarap ka. Yung mga pinagdutawa dito, kaya kong hiharap sa camera yung mga yan. Buti na cancel ko yung pera kagabi. May resibo ako, buti kinansel ko. Diba? Hindi mo sinasagot tawag. Doon ka pa lang. Doon na yung babae mo eh. Binilihan mo ng bulaklak at saka cake yung anak mo kahit man lang sana panggata. Patunayan mo. Patunayan mo. Patunayan mo. Kaya ko iharap sa iyo si Lario. Kaya ko iharap. Malinis konsensya ko. Hindi mo kaya. Nagbago ako. Tama na kayo ngayon, diba? Babae. Ma'am Beverly, ganito po ang gagawin namin na po. Kami po'y pupunta sa MSWDO at saka sa PNP Women's and Children's Desk. Sahay sa gusto nyo po, ma'am, makukuha namin yung baby. Given na po yon. Kasi dyan, pagsasabihan ko si Odette, bakit hanggang ngayon yung request na matagal na makauwi dito at hindi pa rin nangyayari. So pasensya na po sir dyan ha. Mamaya po, okay, pagkatapos itong show, kakausapin ko si Odette na para umpisa na po yung proseso na kayo po'y mapabalik dito. Total, wala ka pala kayong trabaho dyan. Okay sir? Opo, thank you po. Sige sir, sige sir. Kami yung bahala, sir. Ilalakad po namin sa OWA, sa Polo. Kala po kasi ni Beverly, sir, nagbibiruwa po. Kala niyang ang dali-dali ng buhay ko dito. Para swerte ako, may Pilipinong tumutulong, may mga Pilipinong. Kaya pala, tainom-inom ka nga na lang dyan, di ba? Okay, sandala po. Ito, nag-type si Odette. So, pabago-bago raw kasi ang isip mo. Nung una, oo, tapos kausapin mo si Odette, sabi mo, ayaw mo na. Hindi kasalanan ni Odette, kasalanan mo. Kasi, opo, sir, kasalanan kasi po. Sabi kasi punta daw po ng embassy po. Eh, natatakot po ako. Baka ma-hold ako dun sa embassy po. Okay, ganito na lang sir dyan. Ilalakad ko po personally na para mapabalik ka rito. Kukunik ako sa mga kinaukulan doon sa abroad kung nasaan ka para yun ang tutulong na mapauwi ka, okay? Magandang tanghali po, Madam Nora. Magandang tanghali po, Sir Tol. Ma'am, yung pong biological mother nasa abroad, ngayon po, yung girlfriend niya ang may kusodiya sa bata at gusto na po kunin ng biological mother, pwede natin ma-transfer to sa parents ng biological mother. Ano po? Kasi itong si ex-girlfriend, pumapalag at ayaw. Yes, sir. Kasi hindi naman po siya related doon. Tama. Sa bata. Ni Kateting po, ni Tuldok, sabi ko, kahit na isang germ, hindi siya related sa bata. Wala siyang blood relationship. So, ma'am, pwede natin ito makuha, ano, ma'am, sa tulong po ninyo at saka ng ating PNP dahil pumapalag po itong si ex-girlfriend. Tama po, ma'am? Opo. Kahit na po wala pa yung biological mother, yung parent po o yung tita, pwede naman pong ibigay doon yung bata. Madam Nora, sobrang thank you. Mabuhay kayo. God bless po. Apo. Thank you. Ayan, narinig mo, Beverly, kahit wala pa yung si Sir John di sa Pilipinas, sahit sa gusto mo, makukuha na yung baby, maski na yung mga tita lang. Okay na sa'yo? Okay. Okay. O sige, paalam ka na kay Sir John. Sir John, paalam ka na kay Beverly. Sir, kuling pa yung ano, sir, yung mga in-suit so, sir. Akong gumastos doon, tsaka yung rider. Kapal mo. May papel ka? Dami mo. Kapal mo, Janet. Yung rider, may pirmahan na tayo sa Marco. Nagbabalikan mo sa akin, di ba? Babalik mo sa akin. Pira ko yung rider na binayad ko doon sa rider na yun. Tapos may pirmahan tayo sa barangay Marco. Na yung rider na yun. Lintas ko yun. Yung suit ko, may papel ka. Ibibigay ko may pahamak ang papel. Ibibigay ko kayo. Nasa ayan, nakapangalan sa barangay. May papel yan. Hoy. Sir John, yung baby lang muna ang kukunin natin. Saka na yung mga rider, yung mga shih tzu. Saka na yun, sir, pagdating nyo na rito. Kasi magpapakita ang kayo ng mga dokumento, mga ebidensya, kung sino talagang may-ari nun. Pero yung sa baby, sir, sir John, siguradong-sigurado na tayo makukuha natin yun. Okay? Kasi lang pupulin mo, dahil mo inaano, kapal mo naman. Oy, ikaw, Beverly, wala kang gustong bawiin kay Sir John. Wala, ako nga nagpapadali. Magbigay ko. Okay na, ha? Okay na yan. Okay. Thank you sa inyo. MJ, anong sabi ng mga netizen? Idol Rafi, mukhang unanimous ang hatol ng ating mga kapatid na keyboard warrior. No, ang mga nakikita kasi natin dito, sabi nila Maria Gracia, gusto lang magkapera niya ni girl, kaya gusto niya
personal na ibigay yung anak kay kuya. Oh. Sabi naman ni Mary Grace Rojas, ay sus, ayaw niya lang ibigay yung bata para mabigyan siya ng sustento. Puro ganun yung nakita natin, Idol Rafi, ha? Pupunta pa tayong FB. Ganun din yung mga nababasa natin, no? Yamzi Arenza sabi, Sir Idol, dapat ma-option niyan. Kaysa tingin ko, yung babae, ginagamit yung bata para bumalik si John sa babae. Maghanap ka na lang ng tunay na lalaki, ate, at magkaroon ka ng sarili mong anak. Yun. Isa pa yun sa mga advice na binibigay nila kay Ate Blondie, no? Na sana raw, eh yun nga, maghanap siya ng tunay na lalaki at siya na ay gumawa ng sarili niyang anak para matapos na rin po yung gulo na ito. Yan po ang round up ng mga sinasabi ng ating mga keyboard warrior. Balik sa inyo dyan sa studio, Idol Rafi. Salamat, MJ!